Once upon a time, may disyerto sa gitnang silangan kung saan ang tanging matatanaw. Puro buhangin. Buhangin here, buhangin there, buhangin everywhere. Pero sinong mag-aakala na makalipas ang ilang dekada mula sa disyerto, umusbong ang isang napakayaman at napaka-progresibong syudad. Ang mga gusali rito ngayon, heto, nagtatayugan at futuristic pa. Habang ang pamumuhay, napakarangya. Kaya nga ba binansa ganito ngayong playground of the rich and famous? Ano yung kotseng yan? Kotse ginawang ano po, amphibian po yan. Wow, kotse siya na pwede rin sa dagat. At napakalaki ng koneksyon ng bansang ito sa ating mga Pilipino. Dahil dito rin napili ng daan-daan libo nating mga kababayan na makipagsapalaran sa pag-asang dito sila makakatikim ng mas maginhawang pamumuhay. Welcome to Panadero! To the highest level ang trip natin ngayon. Ang taas talaga nito, guys! Sa tinaguriang City of Superlatives ng United Arab Emirates o UAE, kung saan makikita ang pinakamatatayong mula po rito sa pinakatuktok ng Burj Khalifa dito sa Dubai, Ikayang Jayes na yan! Yay! Pinakamamahal! Bawat isa nitong gold bar na ito, 4.4 million plus ang presyo. Because there are 220 to 222 million pesos lahat-lahat. At pinaka bongga. So siguro to ano, sabihin ko mga 5 million to. More. My God, dali ka na, win na tayo. Sasabak din tayo sa wild adventures from the big city to the desert. Ay! Diyos ko, day! Wala siyang preno! Oh my God! We want to stay alive, Sir Man. We will be alive. Come on. Aray ko! Diyos ko, kinagat ako. Nakaka-nervyos ha. Medyo wild yata itong sa akin. Oh yeah, it's heart-shaped now. Kapuso. Kapuso mo, Jessica Soho. Two hands. Ma'am, two hands down. Okay. And lean back. Ngayong 2024, bilang bahagi ng nalalapit na 20th anniversary ng Kapuso Mo, Jessica Soho, lumipad ang aming team sa kauna-unahang pagkakataon sa Middle East at dito na pa Hello Love Dubai! Siyam na oras mula Maynila, narating ng aming team ang isa sa mga city o emirate ng UAE, ang Dubai. Dito, aakalain mong nasa Pilipinas ka pa rin. Saan ka man kasi lumingon, may Pilipino. Ang first stop sa ating Dubai adventure, itinuturing na isa sa icons o simbolo nito. Ito lang naman kasi ang pinakamataas na building sa buong mundo, ang walang kapares na 2,717 feet na Burj Khalifa. Ang Burj Khalifa may 163 floors. Sa dami ng bintana nito, aabutin daw ng 3 buwan bago malinis ang lahat ng ito. Para marating ang tuktok ng world's tallest building, sasakay tayo sa fastest elevator sa buong mundo. 10 meters per second. So, hindi natin na malaya, nasa 62nd, 3, 4, 5 floor na tayo. Papak talaga yung tenga mo. Okay, so nasa 125th floor tayo. Just like that. Hello everyone! Okay, hello! Here we go, we're in the highest balcony in the world. Ang taas! Parang milagro sa disyerto. Meters!
160 levels. Ito ang tallest building at tallest man-made structure sa buong mundo. Matagal na niyang napag-iwanan yung Empire State Building sa New York, yung Petronas Tower sa Malaysia. From this vantage point, makikita yung pinakatuktok niya. You know, yung puti na parang needle point na lang na umiilaw-ilaw. Sa loob ng Burj Khalifa, may observation decks, hotel, pati na mga residential unit o condo. Mga magkano kaya, Camille, pag gusto mong tumira dito? Actually, ma'am, when the Burj Khalifa opened 48 hours, the Burj Khalifa residence was sold out just only in 48 hours. Wow, dami nilang pera, no? Exactly. Pero can you give us an idea magkano? It's just approximately 500,000 US dollars. Dear Pops. Tumaya na tayo sa loto para pwede tayong tumira dito. 2004 daw nila sinimulan itong building na to. By 2010, dun pa lang sila officially nagbukas. Marami daw po sa mga gumawa dito, mga manggagawang Pilipino. Hello, hi. Marami rin kaming nakilalang mga Pilipino na dito nagtatrabaho. Wow! Ang swerte nyo naman, ang trabaho nyo sa tuktok ng pinakamataas na struktura sa buong mundo. Ano ba pakiramdam nun? It's a privilege to be here and representing as a Filipino. Oh, and also, it feels like home kasi ang daming kabayan dito. Dito sa Burj Khalifa, itaas nyo pa ang watawat ng Pilipinas. Yes! Hindi lang daw basta icon ng Dubai, simbolo rin ito ng mataas na ambisyon ng mga Emirati. Mahirap paniwalaan na 5 dekada lang ang nakararaan, lahat ng matatanaw dito, puro disyerto. Nung panahon na sinimulan ng Dubai na gawin ang lahat ng ito, malayong maunlad ang Pilipinas. It took them only about 5 decades para gawin ang lahat ng ito. At ngayon, first world na sila. Nakakainggit nga lang, inggit much, sabi nga ng mga bata. Kasi kung nagawa nila, sana magawa rin natin. Susunod! At dahil tayo'y nasa Dubai, kung saan nakatira ang ilan sa pinakamayayaman sa buong mundo, let's do what the Emiratis do! Sasakay tayo sa isang private yacht! Shala! Dubai has the biggest, largest, everything. Pati Ferris wheel nila. Bigger than the London Eye or even sa Singapore. Come on. Aray ko! Diyos ko, kinagat ako. Hey, you jabara! Kala ko magkaibigan tayo. Muntik mong baliin yung daliri ko, ha? Ay! Diyos ko, day! Wala siyang preno! Ay! Free fall ito! Bago narating ng Dubai, ang tinatamasang estado ngayon, isa lang itong maliit na fishing village. Noon, pangingisda o pagsisid ng perlas ang pangunahin nilang hanap buhay noon. Matindi at malupit ang kanilang klima. Pumapalo ng mahigit 50 degrees Celsius o higit pa kapag tag-init. Kaya naman ang pag-usbong ng isang futuristic na syudad sa gitna ng kawalan noon, itinuturing na urban miracle ng modernong panahon. Ang mga gusali rito, nakamamangha. Meron parang isang giant picture frame o ang tinatawag nilang Dubai frame. Habang ang Museum of the Future naman, aakalain mong hinugot sa isang sci-fi o science fiction film. Sunod nating baybayin ang makasaysayang Persian Gulf. At dahil tayo'y nasa Dubai, kung saan nakatira ang ilan sa pinakamayayaman sa buong mundo, let's do what the Emiratis do. Sasakay tayo sa isang private yacht. Shala! Lakas makasosyal! Ang UAE o ang United Arab Emirates may 7 Emirates at isa dyan ang Dubai. Langis o oil ang nagpayaman sa lugar na ito pero malapit na raw maubos. Yun nga lang, napagplanuhan nila ito. Kaya unti-unti, nag-shift sila sa tourism. They do everything big time here and in style. Katulad po ng gagawin natin ngayong hapon. Sasakay tayo ng yate. At magku-cruise tayo para makita yung iba pang sites ng Dubai. Ang
kapitan ng aming yate. Kababayan din natin, si Captain Raul, tubong Sipalay, Negros Occidental. Paano ho kayo napunta dito, Captain? 99 dito na ako. Graduate talaga ako ng Seaman. Tapos, nung una dito is yung tiyohin ko. So, siya ang kumuha sa akin. Dati na raw siyang kapitan ng yate ng isang royal family dito. Sa mga sheikh, 3 years ako doon. Yung dala namin doon, mas malaki. Siguro times 5 dito. So yung una niyong amo, yung sheikh? Vice President ng Dubai. Kamusta ho siyang amo? Super bait. Magkano ho bang mga ganitong yate? Not na sa bago may balak ko kung bilhin. Of course, kaya niyo po na ano kong bilhin dito. Ano, almost 20 million. Dirhams, oo. Times 15. Oo. Sa mga 300 million, wow. Kamangha-mangha ang mga makakasalubong sa laot. Kotse, oh. Correct. Ano yan? Ano yung kotse yan? Kotse, ginawang ano po, amphibian po yan. Wow, kotse siya na pwede rin sa dagat. Yes po. Nagagawa naman talaga ng pera, oh. Correct. Ayun naman, mga nagpa-party din sila. Ay, ang sarap naman ng ganitong buhay. Yo! Rapping? Oh, talaga naman. Bongga talaga. From Philippines! Maganda, ah, marunong sila. Oo. Okay. Hakuna Matata! Yun lang alam kong African word eh. Mula sa yate, panaw ang iba pang iconic structures at buildings ng Dubai. Gaya ng Dubai Eye, ang pinakamalaking Ferris wheel sa buong mundo. Dubai has the biggest, largest, everything, pati Ferris wheel nila. Bigger than the London Eye or even sa Singapore. Dito makikita may building na twinis, may building na may butas sa gitna. Lahat ng design, pinaglalaruan nila yung kanilang creativity. Dahil karamihan sa makikita rito sa Dubai, disyerto, hindi katulad sa Pilipinas, uhaw ang mga Emirati sa naghahabaan at naggagandahang coastlines o dalampasigan. Ang kanilang naging solusyon, gumawa ng mga isla, man-made. At ang pinakasikat sa mga ito, Hugis Palm Tree, ang Palm Jumeirah. Papasok ko tayo sa may Palm Jumeirah. Yun yung pinakamahal na piece of real estate dito ho sa Dubai. Tinayo para to attract yung mga Hollywood celebrities, yung mga sports superstars. Big time, all the time. Walang small time dito. Dito rin sa Dubai matatagpuan ang kaisa-isang 7-star hotel sa buong mundo, ang Burj Al Arab. Ayan na yung Burj Al Arab. Pagkano kaya per night dyan, Cap? Nag-start po ng 1,000 dirhams, the cheapest one. 15,000 a night. May rooms po dyan na 50,000 dirhams. Disenyo ng Burj Al Arab na mumukod-tangi para itong layag ng isang bangka. The previous ancestors of Dubai started as pearl divers. Parang tribute nila dun sa kanilang nakaraan. Yeah. Siguro ito yung lesson ng Dubai para sa ating lahat, para sa mundo, na kahit titingnan mo kung gaano sila kamoderno ngayon, kung gaano kabongga yung kanilang mga gusali, yung kanilang syudad, yung kanilang emirate, hindi nila nakalimutan ang kanilang nakaraan. Hello, love, Dubai! Habibi! Sa bahagi namang ito ng Dubai, ang Old Dubai, masisilip kung paano namuhay noon ang mga Emirati. May New Dubai kung saan naroon yung mga moderno at bonggang mga building. Meron ding Old Dubai. Ni-retain nila ito. Parang paalala rin siguro sa kanilang nakalipas. At para marating yon, kailangan nating sumakay dun sa tinatawag nilang water taxi. Ito yung itsura ng traditional na boats nila nung araw na ni-retain na nila ngayon for their water taxis. Narito na tayo sa bahagi ng tinatawag nilang Old Dubai. Narito yung mga souk. To makikita yung mga bilihan ng textile, spices,
At syempre, yung gustong-gustong iuwi ng mga Pilipino mula rito sa Dubai, gold. Yung mga Arabo kasi, mula pa nung unang panahon, kilala sila bilang traders. Narito tayo ngayon sa Old Baladia Street. Dito, masarap makipagtawaran. Bundok-bundok at tumpok-tumpok na mga pampalasa ang makikita rito sa spice soup. Kabilang ang pinakamahal na spice sa buong mundo, saffron. Doon sa mga mahilig po sa paella o paella, ito po yung nagbibigay ng kulay. Mahal ito kasi nga, kukonti ang maaani nila for every hectare. Oh, that's the flower. How many flowers is that? More than 1,000 flowers. Kaya siya mahal kasi isang hibla kada bulaklak. Ito equivalent to 1,000 flowers and 1 hectare of their plantation for saffron. You can drink this very expensive water, good for the memory. Oh, really? Yes. Okay. If you drink that, you never know forget me and my shop because you have nice memory with my saffron. Okay. Pinubola niya ako. Pero okay nga. Very mild. And I give you a small present in the morning, chocolate dates and okay. Almonds. Oh my God. Chocolate, please, as you can try, please. You are such a bad person. You're offering me calories very early in the morning. Magkano naman kaya? About $7 per gram. $7. Okay, can I just buy a little? 5 grams. How much? 35 your money. 35 in US dollars? Okay. I'm making for you 30 US dollars because you are first in the morning. Oh, buena mano. Buena mano. Buena mano. Shukran. Siyempre, hindi makukumpleto ang ating Dubai adventure kung hindi tayo makakapasyal sa disyerto at makasama ang mga camel. Nasa countryside tayo ng Dubai at narito tayo sa isa sa kanilang camel farms. Wow, you have a nice place. This is really wonderful. You have 18 camels? Yeah. It's not for racing, it's not for eating, oh. It's not just for petting. All our camels are very calm, they like people. Taong 2016, itinayo ang farm na ito para magsilbing tahanan ng mga camel. 2 taon mula nung ito'y itinatag, binuksan ito sa publiko. Ang namamahala ang Italianong si Luca. What is an Italian doing in Dubai raising camels? I moved here 10 years ago as a photographer. Okay. But with my girlfriend 2 years ago, we took this place. It was a farm that was already existing before. We decided to make it more beautiful and to create real Emirati and Bedouin experience for tourists. Aba, nabigyan pa ako ng pagkakataon na pangalanan ng isa sa mga camel dito. What is his name? I don't know. You don't know? If he doesn't have a name, you can give it a name. Okay, now you are now Jesse, okay? Kasi wala ka pa raw pangalan, so ako na magpapangalan sa'yo. Jesse! You're Jesse from here on. Okay. Oo, meron na akong camel dito. Hello, kinakain niya yung blouse ko. Okay, hi. Sorry, wala akong dalang pagkain. Pwede mo raw silang i-kiss. Ang bait naman. Wow. On the nose also. They like. On the nose. Also, the kiss is on the nose? Of course. Oh, come on. Kiss you daw. Hindi sila mabaho. She wants more. Oh, you want more. Oh, ang sweet mo naman. Ang mga camel, itinuturing na cultural heritage ng UAE. Status symbol din ang mga ito. Kung mas maraming camel na pagmamayari ang isang pamilya, ibig sabihin, mas mayaman sila. Pero alam nyo ba kung ano ang laman ng mga umbok sa hump ng camel? Hindi pala nila ito imbaka ng tubig, kundi ng fat o taba. Kaya kahit mahabang paglalakbay sa disyerto, kaya nila. If they go in the desert for 2-3 weeks without food or water, they can still take the nutrition from the hump. Here, they don't have big humps because we feed them every day, so they don't really need to accumulate fat. Oh, so that's how it goes. If you feed them enough, they will not grow their hump so big. Yes, yeah? Because for them it's an excessive weight. It's like a runner. It doesn't have many muscles because it needs to be light. You fold it, yeah? Dito sa farm, pwede mong maranasang magpakain ng camel. More and more and more. Ah!
Malalakas sila. Okay, here. Natakaw yung maliit. Is this edible for humans too, or it's just for animals? It's not poisonous, yeah? No. Let me taste one leaf. Tikman natin. Very mild tasting. Tala ko mga lasang malunggay natin, hindi pala. Sorry, I tasted your food, okay? It's edible for humans, eh? Yeah, for sure. For sure. If it is something dangerous, we cannot give it to the animals. Buhay pa naman ako. Na-curious lang ako kaya tinikman ko. Here you go. And look, he's still hungry, ah. Oh, yeah. Ang technique daw sa pagpapakain sa mga camel, dapat hinahawakan ng mahigpit ang damo sa bandang dulo. Kaso, huli na nung nalaman ko. Aray ko! Diyos ko, kinagat ako. They're trying to grab their food, you know? Yeah. Their teeth are not sharp. No, camels don't easily harm people with their teeth because they don't have complete teeth. Hey, you jabar, ha? Kala ko magkaibigan tayo. Muntik mong baliin yung daliri ko, ha? Masakit yung kinagat niya sa akin, ha? I think they're having a nice time with you, you know? Aray ko! Diyos ko, kinagat ako. How do you ride a camel? What's his name? His name is Hua. Hua. Hua, hello Hua. Hua, bati tayo ha. Be good Hua, be nice. Always lean back now because maybe they can go down one heart. Diyos ko, nakakanerbiyos ha. Lean back lang daw kasi baka lumuhod bigla. Medyo wild yata itong sa akin. You're a nice camel, Hua. Ngayon ko lang masusubukan kung paano maglakbay sa disyerto sa kanilang likuran. Aba, ang aming guide na si Omar. Tila nag-e-exhibition pa. Tawag po sa mga camel ay barko ng disyerto. They can travel long distances. Kaya nilang malayong mga paglalakbay. At kahit walang tubig, walang pagkain, mabubuhay sila. At napakahalaga ng mga camel dito sa disyerto, nabubuhay at naghahanap buhay. Siguro yung human civilization as we know it, hindi tayo nakarating dito kung hindi dahil sa mga hayop na ito. Masakit sa puwet, sa lower back. Para sa first timer, hindi madaling sumakay. Ibang klase rin pala ang pagbaba. Muntik na akong mahulog. Mabuti na lang at nasalo ako ni Samson. Thank you, Samson. You're my angel. Hello, si Samson. Thank you. Sinanda, bilisan. Baka magpalit ng isip. Thank you. You're really my angel. Today, you're my clown and my angel, Samson. Thank you. Kota na ba kayo? Papunta pa lang tayo sa exciting part. Sa Dubai kasi, pwede kang lumipad! Skydiving! We are in Skydive Dubai. We are gonna jump off the plane. At ang kumasa sa hamon, walang iba kundi si Miss Universe 2015, Pia Wurtzbach. And how are you feeling right now? Hope lang gumapit yung sipong. Go warm up muna kami. Dana and smile all the way. Na not once, kundi twice niya nang ginawa ito. I have a fear of heights, but with family here, you can conquer your fears. So I'm really happy to be doing this with them. What an experience. Sa
mga naghahanap pa rin ng sakit ng katawan, eto pa ang para sa inyo, Desert Safari! Sakay ng mga 4x4. Please make it fast! Don't kill us slowly, okay? Ay! Diyos ko, Nay! Ay! Free fall ito! Wala siyang freno! Nagpaikot-ikot pa! Oh my God! Matapos ang halos isang oras na biyahe sa disyerto, saktong palubog na ang araw. Pero nagsisimula pala ang gabi. Akalain mo, sa gitna ng disyerto, may mga party-party! Can I join you? Yes. Okay! We're from the Philippines. Yeah. Hinahamon nila ako eh. Hindi ko yata kaya ito. Ibang level sila. May ilang mga disyerto na rin po ako nakita pero sa malayuan. Itong disyerto ng Dubai, ang unang disyerto na natapakan ko, na experience what it's like to be on the sand. Totoo pala yung mga nabasa ko, mga nabanggit na ikwento na ang ganda ng disyerto. At pag nakita mo to, alam mong may Diyos na lumikha. Kasi kahit kawalan ito, ang ganda pa rin niya. Mula sa kawalan na ito dito sa Dubai, may umusbong na katulad ng Dubai, parang milagro sa disyerto.